ghosting? Pero ano nga ba ang ghosting? According to Brother Joseph, ang ghosting ay yung akala mo meron kayo, tapos bigla na lang siyang nawala ng walang dahilan. Ghosting. Ang makapagsabi o di naman kaya makapag-status sa Facebook ng hashtag feeling blessed? Yeah! Yung feeling na tuwang-tuwa ka dahil finally natupad na ang matagal mo nang dalangin? Oo, i-share mo naman yan sa ating Freedom Wall. O kaya naman ay i-comment mo sa comment section sa ibaba ang mga bagay na nais mong ipagpasalamat. Eh brother, bakit po pa ganito ang topic natin ngayong episode? Malalaman mo rin mamaya, Joyce. Kaya tara na at magsasama-sama tayo ulit sa panibagong paglalayag ngayong araw. Oops, oops! Teka lang. Bakit pa ganito yung kasuotan natin ngayong araw? Ano ka pa, Joyce? Hindi mo ba alam? Ipinagdiriwang natin ngayon ang All Saints Day. Kaya... Happy All Saints Day, mga kalayag! At happy 21st episode sa ating mga kalayag! Akalain mo yun, naka 21 episodes na tayo! Tama ka din, Joyce! Isa lang ang ibig sabihin yan. Marami pa rin nakikilayag sa atin. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Layag na! Yahoo! Ako yung mga kalayag! Welcome to... Oh brother, balita ko ang daming nag-share ng hashtag feeling blessed sa ating Freedom Wala. Shout out mo na yan. Maging maayos na kami ng pamilya ko, maging ligtas kami ng mga bata, lalo na ngayon kung may bagyo. Shoutout sa'yo na may maging maayos na iyong pamilya at keep safe sa ating lahat mga kalayag dahil tayo ay may bagyo. Manadili sa bahay at magpalakas na resistance. Yahoo! Spread love, not hate. Peace on our minds. Tama at shoutout sa'yo. Naway, spread natin ng love, lalo na ngayong pandemic. Nakakatuwa at mayroon pa ding hindi nakakalimot na magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap nila sa kabila ng hamon na pinagdadaanan ng ating mundo. Subalit, dahil sa pandemyang ito, madami ang nagutom at nawalan ng trabaho. May mga iilan na tumangis dahil nawalan sila ng minamahal dahil sa COVID-19. At madaming nawawalan ng pag-asa sa panahon ngayon kung matatapos pa ba ang pandemya. Pero may nais na ipabatid ang ebanghelyo natin ngayong araw. Kaya narito si Brother Joseph upang ipaliwanag ang kabuluhan ng ebanghelyo at pagnilayan natin ang mga mensahe nito ngayong araw. Magandang araw mga kalayag, maligayang araw ng mga banal. Ang mabuting balita natin ngayong araw ay hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, Versikulo 1 hanggang 12. Ipinangaral ng Panginoon ang tinatawag nating Beatitudes, kung saan paulit-ulit niyang binanggit ang salitang mapalad o sa wikang Ingles ay blessed. Inilahad din ng ating Panginoon kung sino-sino ba ang mga taong maituturing na mapalad. Sino nga ba? Ang mga mapapalad na tao ba ay yaong may mga kapangyarihan o kayamanan? Siguro ang mas magandang tanong ay paano ba maging mapalad o paano maging blessed na tao o puspos ng biyaya? Una, mapalad ka o blessed ka, puspos ka ng biyaya kung ikaw ay marunong magpasalamat. Ngayon,
nahaharap tayo sa isang malaking unos, ang pandemya, at may paparating na naman na panibagong sakuna, ang napakalakas na bagyo. Sa gitna ng mga problemang ito, nakakapagpasalamat pa ba tayo? Nakikita pa ba natin ang mga biyayang natatanggap natin araw-araw? Magiging mapagpasalamat lang tayo kung nakikita natin ang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. Makikita lang natin na puspos tayo ng biyaya kung nakikita natin ang mga blessings sa buhay natin gaano man ito kaliit o kalaki. Ituring natin na biyaya ang lahat na dumadating na bagay sa buhay natin. Pangalawa, mamatay ka. Mamatay ka kalayag. Mamatay ka mula sa pagkakasala at mabuhay ka sa kabutihan. Napakahirap gawin. Ngunit tignan na lang natin ang ipinagdiriwang natin ngayong araw, ang mga banal. Pinatay nila ang kanilang sarili upang mabuhay sa kabutihan. Huwag kang matakot mamatay mula sa kasalanan. Huwag kang matakot gumawa ng kabutihan sapagkat may nakahandang pagpapala ang ating Panginoon. Ika nga niya sa ating ebanghelyo ngayong araw, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipinagkaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Kaya huwag kang matakot mamatay sa kasalanan at gumawa ng kabutihan. Patuloy kang mamatay sa iyong sarili mula sa pagkakasala at patuloy na maging mabuhay sa kabutihan. Pangatlo at panghuli, dahil puspos ka ng biyaya, ibahagi mo naman ito sa iba. Binigyan ka ng biyaya upang gamitin mo para tumulong sa iba. Ang biyayang hindi ginagamit sa kabutihan ay hindi tunay na biyaya. Ang biyaya ay hindi lamang pansarili. Ipinahiram lamang yan sa iyo ng Panginoon upang ibalik mo din sa Kanya sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Ang mabuting balita at pinagdiriwang natin ngayong araw ay pinapaalalahanan tayo na maging isang mapalad, puspos ng biyaya. Inaanyayahan tayo ng mga banal na maging banal tulad nila. Paano? Una, maging mapagpasalamat ka. Pangalawa, mamatay ka. Mamatay ka mula sa kasalanan at mabuhay ka sa kabutihan. At pangatlo, ibahagi mo ang mga biyayang natanggap mo. Kaya mga kalayag, para sa ating pagninilay ngayong araw, mayroon akong iiwang tatlong katanungan. Una, blessed ka ba ngayon? Pangalawa, ano ang mga hinihingi mong biyaya? At pangatlo, kung blessed ka at natanggap mo na ang mga biyayang iyong hinihingi, ibinabahagi mo ba ito sa iba? Panalangin para sa lahat ng mga banal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama, biniyayaan mo ang iyong mga santo at mga banal sa langit nang walang hanggang kaligayahan sa piling mo. Dahil sa kanilang dakilang pagmamahal sa iyo, ipinagkakatiwala ko sa kanilang pamamagitan at mga panalangin ang aking sarili
ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan, ang simbahan at aking kapwa. Salamat sa biyaya ng kanilang dakilang halimbawa at tunay na pagsaksi sa iyong mga turo na nakita sa kanilang banal na pamumuhay dito sa mundo. Hinihiling ko sa aming mga santong patron at lahat ng mga banal na patuloy kaming ipanalangin. Nawa tulungan nila kaming ligtas na makapaglakbay patungo sa langit. Aming Diyos, pangalagaan mo kami at ingatan. Ipagkaloob mo na mapagtagumpayan namin ang mga tukso dito sa lupa at masundan nawa namin ang mabuting halimbawa ng iyong mga hinirang na santo at mga banal. Mahal naming Diyos, maraming salamat sa halimbawang ibinigay ng iyong mga santo at mga banal na namuhay din dito sa mundo. Nais kong mapabilang sa kanila na nagbibigay puri sa iyo ng walang humpay sa langit. Mangyaring tulungan mo akong sundin ang kanilang mga yapak at nang matapat naming matahak ang iyong landas o aming Panginoon at Diyos. Turuan mo akong mamuhay ng kawangis mo at hangarin ko nawa ang iyong kalooban sa lahat ng mga bagay tulad ng ginawa ng iyong mga santo at mga banal. Tulungan mo nawa akong italaga ang aking sarili at lahat ng ginagawa ko sa iyong kaluwalhatian at sa paglilingkod sa aking kapwa. Sa mabisang pamamagitan at mga panalangin ng lahat ng mga hinirang mong banal, itinataas ko sa iyo ang lahat ng aking mga pangangailangan at mga kahilingan. Ama, nagagalak kami ngayon sa mga banal na lalaki at babae mula sa lahat ng panahon at pook. Sa tulong ng kanilang panalangin, pagkalooban kami ng pagpapatawad at pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lahat ng mga santo at mga banal, ipanalangin ninyo po kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, maraming salamat sa lahat ng nakilayag sa amin ngayong araw. Nawa ay may natutunan kayo. At sana, lagi nyo din tandaan na huwag kayong mawawalan ng pag-asa kung anumang pagsubok ang pinagdadaanan natin. Ika nga ng Panginoon, ikaw, ako, tayo ay mapapalad sapagkat tayo'y kanyang pinagpapala. At hindi niyo tayo iiwan o igugos, lalong-lalo na sa tuwing nangangailangan tayo sa Kanya. Kaya, dasal-dasal lang mga kalayag. At syempre, kahit na may kinakaharap tayong pagsubok, huwag nating kalilimutang magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin araw-araw. Sabi nga nila, count your blessings para lagi tayong hashtag feeling blessed. Kaya para mas makasabay pa kayo sa ligtas sa paglalayag, kasama ako si San Pedro, lagi niyong susundin ang safety health protocols. Lagi magsuot ng face mask, face shields, at lagi maghugas ng alkohol at dumistansya sa mga taong hindi natin kilala. We are having pre-selling of our columbary units located at the Garden of Resurrection. For interested buyers, you may visit us or call us at 8951-5150 for inquiries and avail of the 10,000 pesos promo discounts. Hurry! Limited slots only. What are you waiting for? Avail now! St. Peter Parish, Shrine of Leaders, Garden of Resurrection, pre-selling. Ika nga, the best time to prepare for tomorrow is today. Yeah.
Actually, kasi sarap. E-special na lutong bahay. E-special na mga pampalasa. E-kitchen na ang piliin. I-contact lamang sila sa kanilang mga social media accounts. Wow! I-try mo na! E-special sisig by E-kitchen. Kapag tinikman mo, panalo! E-special na lutong bahay, E-special na pampalasa, E-kitchen na ang piliin. I-contact lamang sila sa kanilang mga social media accounts. I-try mo na! Maraming salamat sa Elegante Fashion Shop para sa patuloy na pagbibigay ng kanilang serbisyo at pagpapahiram sa amin ng kanilang